Kilala mo ba siya? Felicismo Ampon. Si Felicismo Ampon ay isang manlalaro ng tennis mula sa Pilipinas. Siya ay itinuturing na pinakadakilang manlalaro ng tennis na Pilipino sa kasaysayan. May taas lamang 5'3" ngunit para lamang 4'11", itinuturing na pinakamahusay na manlalaro ng tennis sa mundo, pound for pound. Si Ampon ay ipinanganak noon October 27, 1920 sa Maynila, anak ng dating manlalaro ng tennis na si Felix Ampon at kapatid ni Desideria Ampon, na sa kanyang panahon ay nangingibabaw sa women's tennis sa Asia. Binansagan siyang The Mighty Mai. Bilang isang batang lalaki, makikitang nakikipaglaro na siya sa may gulang sa kanya sa Loreto Court na malapit sa bahay ng mga Ampon sa suburbia ng Maynila. Sa edad na 18 si Ampon ay nakapag-aral sa Far Eastern University. At dumating sa kanyang unang malaking international tennis thrill nang siya at si Amado Sanchez ay kumatawan sa Pilipinas sa mga laban sa Davis Cup sa Long Beach, California. Si Ampon ay gumawa ng magandang simula ng kanyang karera sa Far Eastern Games, nang manalo ng gintong medalya sa tennis singles noong 1934 na edisyon. Dalawang beses siyang naglaro sa Philippines Amateur Tennis Championships at natalo sa playoff sa parehong okasyon. Pagbalik sa Maynila, pinatunayan ni Ampon siya ang nangunguna sa Pilipinas tennis sa pamamagitan ng pagkapanalo sa pambansang titulo ng mga single mula kay Sanchez. Kinuha niya ang kampyonato sa taong iyon, at kinuha ito sa bawat taon mula noon. Si Ampon ay isang namumukod tangi. Binanggit ng mga reporter na nagsaksi sa kanyang mga laro ang tatag at bilis ni Ampon, nakikita niya ang mga kahinaan ng kanyang kalaban at ang kahusayan sa backhand at forehand, ang madali niyang nagagamit. Nang sakupin ng hukbong Hapones ang Maynila, umalis si Ampon sa paaralan. Nagtrabaho siya sa Nakoko, isang malaking government Philippine vegetable oils na kumpanya. Siya ay 24 na taong gulang lang nang dumating ang liberation ng bansa at di naglaway ang pambansang torneo ng tennis sa Pilipinas ay nabuhay muli. Pagkatapos ng digmaan, gumawa ng kasaysayan si Ampon sa pamamagitan ng pagkapanalo sa Wimbledon Clay Championship noong 1948, isang tropeo para sa 76 na manlalaro na gumawa ng maagang paglabas sa una at ikalawang round ng Wimbledon Championships. Noong 1948 nanalo siya sa isang international tournament sa Copenhagen, Denmark. Noong 1949 ay nanalo siya ng titulo ng Solong Welsh Championships. Noong 1950 nanalo siya ng Pan American Tennis Championship sa Mexico City. Noong 1951, naging kampiyon siya ng mga single at ang Swedish Hardcourt Championship sa clay. Matapos talunin si Deiro sa final, nagpare si Ampon at si Cesar Carmona sa doubles match laban kina AC Van Swall at Ivo Rinkel ng Netherlands. Bagamat natalo sila sa doubles match, ang mga Pilipino pa rin ang overall winner sa pamamagitan ng pagkapanalo sa opening at reverse singles matches. Nanalo ang Pilipinas sa laban sa pangkat ng Davis Cup World Netherlands sa score na 4-1. Tinalo rin niya si Davis Cup legend Bill Talbert ng US sa semifinals at two-time Grand Slam finalist Tom Brown ng US sa finals. Ang tagumpay na yun ay nagdulot kay Ampon ng kauna-una ang Philippine Sports Writers Association Athlete of the Year Award noong 2000. Ngayon, kilala mo na siya. Thank you for watching. Abangan ang susunod na ipakikilala ko sa inyo.